or life boss. Life? Yes, sir. Life na? Hello, yes. Mga ka-grab. Kumusta kayo lahat? So, nandito tayo ngayon sa Greenfield office ng Grab, syempre. At pag-uusapan natin ang COC. So, may good news tayo. May tatlo tayong bagong bangko na nakausap at nag-agree na tumulong para sa COC ng ating mga ka-grab na nangangailangan ng COC. Kasi part na yan ng LTFRB process. No? Ngayon, ang mga bangko na to ay ang Security Bank, PS Bank, at saka UCPB. Ang pag-usapan natin muna mga kinakailangan for each of the banks and paano nyo makuha ang COC. So, unang-una, sa Security Bank, kailangan nyo mag-request ng isang form. Ipo-post naman natin dito sa comments ang mga links na kailangan nyo puntahan. But sa Security Bank, kailangan nyo pumunta and access itong form na to sa grb.to/securitybankrequest. Okay, fill-upin nyo yung form at yung form na yon ay ibibigay sa banko para ma-evaluate nila kung ano pang kailangan nyong bayaran. From this, makakatanggap kayo ng isang SMS mula sa Grab. Give it until 15 days para makuha ang SMS na yon at antayin ang nakalatag dun sa SMS ang inyong next steps. Ngayon, anong kailangan nyong bayaran sa Security Bank? Iba-iba siya. Depending on ilan buwan na ang nabayaran nyo sa amortization nyo at ilan buwan pa ang natitira. Kung 24 months na ang nabayaran ninyo, okay? 24 months or more ang nabayaran ninyo, wala na kayong kailangan bayaran pa. Okay? Automatic makuha niya na COC. Ngayon, kung 12 to 23 months pa lang ang nabayaran ninyo out of yung entire loan, 12 to 23 months pa lang, required kayo mag 3 months advance. Mababawas naman yun sa dulo, sa total nyo ng sa remaining term, pero kailangan nyo mag 3 months advance. Kung less than 12 months, so less than 1 year, ang nabayaran ninyo, kailangan nyo mag 6 months advance. Kung galing sa Security Bank branch nyo nakuha ang loan, at 8 months advance kung galing sa dealer. So, ulitin ko ha, if more than 24 months ang nabayaran niya na, wala nang kailangan idagdag. Kung between 12 to 24 months, kailangan magdagdag ng 3 months. 3 months advance. Which is mababawasan. Kung 12 months, kung less than 12 months, at galing sa Security Bank branch ang inyong loan, 6 months advance, kung galing naman sa dealer, 8 months advance. Again, kakaltas yan sa total remainder of your loan. Ang maganda dito ay walang processing fee sa Security Bank. So, salamat Security Bank for waiving the processing fee para sa ating mga ka-grab. Now, let's move on. May questions ba, Security Bank? Not so far, sir. Okay, let's move on. PS Bank. Okay, PS Bank. Alam ko marami sa atin ang PS Bank. Last September, nagpadala na po tayo ng isang SMS, ng sign-up form pala. Nag-release na tayo ng sign-up form na may mga ka-grab partners sa PS Bank na nag-sign up doon sa sign-up form natin ngayon. At dapat ngayon nakatanggap na sila ng SMS giving them instructions on kailan ang sign-up event for PS Bank. Ang kagandahan nito is kung nakatanggap na kayo ng SMS at pumunta doon sa sign-up event, 5,300 pesos lang ang processing fee na kailangan yung bayaran. Ngayon, itong 5,300 ay mapupunta dun sa processing fee ng COC. If hindi kayo nakapag-sign up or hindi kayo nakakuha ng SMS na nag-sign up kayo, gagawin natin, bubuksan ulit natin ang sign up form today, October 11. Bubuksan natin ulit ang sign up form para makapag-sign up kayo for the next event. Okay, para makahabol kayo. Hindi na kayo aabot para sa event na mangyayari itong October 19, pero bubuksan natin ulit yung sign-up form for the next event. No? Ngayon, ano ang kailangan yung ano mangyayari sa inyong amortization sa PS Bank? Kung 24 months and above na ang nabayaran ninyo, no additional down payment, pero may adjustment sa monthly amortization. Okay? Kung 24 months and above. Ibig sabihin, 36 months or less na lang ang natitira sa inyong utang.
kung 12 to 23 months pa lang ang nabayaran nyo. Sabihin natin, utang nyo 5 years, so 60 months yon. Ang nabayaran ninyo ay 15 months pa lang, no? So may natitirang 45 months. Ang mangyayari, yung 45 months na yun, yung total nyo na kailangan bayaran, plus the added amortization, iko-compress nila yan to 36 months. So, dadagdag ang amortization ninyo. So, yung 45 minus 36, yung extra 9 months na yun, ay isa-spread nila doon sa 36 months. Nakakompress yan. Pero no additional down payment ang kailangan bayaran. Ngayon, kung less than 12 months, 1 month to 11 months pa lang ang nababayaran ninyo, may additional down payment na kailangan. Okay? And the remaining, katulad ng sinabi ko kanina, i-compress to 36 months. Bale, ang gusto ng PS Bank ay ang matitirang remainder of loan ninyo ay 36 months or less kung commercial siya. Right? So kung sa kasalukuyan, less than 36 months na lang ang natitira na kailangan niyong bayaran, walang magbabago. Kung more than 36 months, kung 37 months pa natitira, 40 months pa natitira, yung extra dun sa 36, isa-spread nila yan over the 36 months at iiksi ang inyong loan. Okay. Ngayon, UCPB. Para naman sa UCPB, walang structure pa na bibigay ang UCPB kung magkanong babayaran base sa kung ilang buwan na ang nabayad ninyo sa amortization. Kailangan nyo tumawag sa hotline ng UCPB. So, ang hotline number nila ay 8-811-9132. Ulit, ha? 8-811-9132. Again, susulat natin yan sa comments at ipopost naman natin. Kailangan nyo tumawag para mag-pre-qualify. Kailangan nyo ng mag-provide ng documents including provisional authority, case number or proof of TNBS application with the LTFRB. Siyempre, LTO insurance policy na pwede makuha sa partner ng Grab, Maritime Partners for Insurance, CPFOS dyan, saka si MPG. At bayaran ng adjustment fee. So, hindi natin alam magkano adjustment fee. Base yan sa computation ng UCPB. Itong kagandahan, itong partnership natin with UCPB. Instead of paying the adjustment fee outright, pwede nyo pong utangin yon sa UCPB at isa-spread out nila through a loan. So, previously, hindi nyo pong magagawa yung kung dumirekta kayo sa UCPB, pero BPI. Sterling, yeah. BPI. Yeah. So far, yeah. China. Sterling, BPI, China Bank. Okay. Noted po, mga sir, mga madam, lahat po yan ay kinakausap rin namin. Hindi lang po napa-finalize pa ang arrangement with them. So as may banko naman na may arrangement na na-finalize, agad-agad naman po namin kino-communicate yan. So sa ngayon, meron na tayong anim na partners to accommodate ang inyong seat. We're good, boss. Yeah, good? We're good, yeah. Okay, so syempre, ang nauna dyan sa ating mga partners na nag-accommodate na COC request ay ang TFS at East West Bank. At nadagdag natin si BDO a few months ago. At syempre, ang tatlo nating bagong partners, Security Bank, PS Bank, UCPB, marami pong salamat sa kanila na nag-agree sila to help accommodate our Grab partners. Ngayon, nandito tayo sa Greenfield, no? So, East-West Bank ang pinoprocess natin dito. Lahat po na nandito sa Greenfield ay napadalhan ng SMS para pumunta dito, nabigyan ng schedule. At dito, nagsasigning na po sila para i-convert ang private loan dun sa commercial loan para po makuha. Ang next step after this ay COC na. Ngayon, kausapin natin mga ka-Grab partners natin. Ayan si Miss Rose. Naka-live tayo, kaway naman kayo. Para malungkot lahat. So kausapin natin si Miss Rose or si Sir para maintindihan natin kung ano bang pinagdaanan nilang proseso para makuha ang East West. Sir? Hi, hello. Brian po. Hi. Francis. Apa. Naka-live tayo ngayon, so kung pwede niyo communicate sa ating mga ibang ka-Grab partners na baka may East West pa dyan na hindi pa alam yung proseso natin kung paano mag-apply, ano pong pinagdaanan ninyo, ano pong tingin niyo pwede natin i-improve.
Actually, we received a notification from Grab na pwede natin i-process dito sa office yung papers to help us out sa East West Bank. It's a good thing because ang hirap kasi makipag-communicate sa mga banko directly, individually. But dito, hihingin lang yung mga papers na kailangan. As long as complete ka, mabilis naman yung proseso. It's just that the line medyo mahaba kasi marami kaming nag-apply from East West Bank. Currently, wala naman additional cost. It's a good thing kasi yan ang laging problema namin when we line up sa LTFRB. Laging usapan namin is magkano, no? But this time with the partnership with Grab. Magkano, hindi naman yung magkano na... Hindi. Magkano yung idadagdag. Okay. Magkano yung papalitan. Oo. Kasi humihingi sila ng additional percentage ng ibang bangko. But this time, wala. As in zero. And we're very grateful and we thank God for yung tulong po ng partnership with Grab. Good. Thank you. So East West Bank was one of the first partners. Maraming salamat sa East West Bank na nagagay sila na hindi na kailang magdagdag. Ibang mga banko meron pa kasi. Kaya... Yes, meron po. So meron po. 10,000. Tapos papalitan yung monthly then mas mataas yung interest na babayaran. Dito, we're very thankful for the partnership. Super thankful kami mga driver, operator na napagbigyan kami ng mabilis na proseso. It's really helpful for those people. Good. Yun sa sasakyan niyo, bumabiyahe pa naman yun. Bumabiyahe po siya. Actually, I'm helping a person. This is a pay forward. Okay. Kaya kami nag-Grab is to help a driver to improve his lifestyle. So, binabayaran lang po niya sa akin kung ano ibabayad ko doon sa banko. Hindi po ako kumikita doon. Eh, yun driver niya naman, Grab driver niya naman, okay naman. Very good po. Maganda. Actually, malaking binago ng buhay niya. Wow. And yung bata, mas nakakapasok na sa private school. Wow. Sana... Same story rin sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sir, yes, thank you very much. Maraming salamat. Thank you. Ikaw, Madam Rose, meron ka pong gusto sabihin. Kung si Rose ang hahanapin nyo kung may kailangan kayo sa East West. Hello, mga ka-Grab. Hindi siya taga East West, ha? So basically, nakikita nyo ngayon, meron kaming amendment signing with East West Bank. Our partner bank is here to assist yung mga Grabbers natin na mag-sign ng amendment nila. So this is the step 2 of 3 na processing with East West Bank. So first is, katulad ng sinabi ni Sir Francis, you have to sign sa sign-up link natin for your request. And then East West Bank will pre-qualify your account. After that, we will send you an SMS invite para po ma-schedule kayo for submitting of your documents and then amendment signing. Pinaka-last po is yung certificate of conformity. So just make sure po mga ka-Grab, when you sign up sa link natin of your request, your contact number is correct at saka yung mga documents is complete. Good. Thank you. Thank you for the reminders. Okay, next topic. Alam niyo ba kung ano yung phishing? Hindi yung katulad ni Dana na cameraman natin na kunwari nagpi-fishing siya for compliments, ha? Tama, Day? Pa-fish naman kayo. Birthday niya ngayon. Fishing. Ang fishing, P-H-I-S-H-I-N-G. Ang fishing ay isang pamamaraan ng scamming. Okay? Meron ba dito sa inyo na dumaan na, naka-receive ng SMS galing sa unknown number na humihingi ng personal information? Wala pa naman? Okay, so dapat pakinggan nyo to. Kasi ang phishing ay isang way of scamming. Ang nangyayari po dyan is, meron kayong makukuhang SMS or email or may lalapit sa inyo, hihingiin ang mga personal information po sa inyo. May example po na forward sa akin, isang driver leader natin na concerned driver leader. Sabi niya, meron na nag-text doon sa isang member, nagka-claim na taga-Grab, humihingi ng GCash number. Tapos maya-maya, hinihingi na yung GCash pin. Sabi niya, para ma-verify na yun ang GCash number mo, pag nakuha mo yung GCash pin mo, ipadala mo sa akin. Ginawa niya, pinadala niya yung GCash number, pinadala niya yung GCash pin. Next thing you know, bago na yung password, na-withdraw na yung pera sa account. Yan po ang phishing. Marami pa ibang forms po niyan. So, kailangan maging vigilant tayo at tandaan na si Grab ay hindi humihingi po ng mga passwords or ng mga pinapadalang SMS ay lahat strictly for informational purposes.
At ang pag nagpadala si Grab ng SMS, nakasulat po doon, galing sa Grab, hindi po siya private number. So kung meron pong humihingi ng personal information, private number ang ginamit na mag-text sa'yo or private email na hindi at grab.com, mag-ingat po kayo. Attempt na po yan para makuha ang inyong personal information at gamitin sa hindi mabubuting pamamaraan. May iba't pa tayong tips on how to prevent phishing. We will send out communications to our driver partners para po maiwasan ang ganitong pangyayari. Last topic. Last topic, ang ating program with Toyota on the cheaper change oil ng Vios ay tuloy hanggang October 31. So meron pa kayong 3 weeks to avail of that program sa lahat. Lahat ba ng Toyota? Nationwide. Sa lahat ng Toyota, ang change oil ng Vios, hindi yung current version ng Vios ha, yung previous version ng Vios ay 1,000... 999 lang. 999. Wow, mura na. Sorry, nakalimutan ko na. 999 na lang ang pag-change oil ng Vios kasama rin ng check-up. So please do avail of that promo while it lasts. Okay, so any questions? Any questions? Innova. Well, ilang Innova, Vios lang. Pero kung sabi natin sila para sa Innova. Okay, good. All good. Good. All good. Any questions from there? Happy birthday daw. Ay, thank you. Maraming salamat sa birthday greetings. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Lalo na, kasi yung sa isang event namin sa PSR, yung sa kanon po namin may replay na para sa event sa October. Okay, good. Dahil yung sa amin, walang response. Ibubuksan ulit po natin yung sign up sheet today. Mag-sign up ulit kayo. Check, i-check na lang natin yung number mo since nandito ka na. Okay? Thank you. Thank you. Thank you.